Bago tayo magdasal, paghandaan ang iyong sarili na tanggapin ang iyong miracle healing laban sa depression, anxieties, fear, and worries. Buksan ang iyong puso, yung isip at kaluluwa at imbitahan ang banal na espiritu na pumasok sa iyong buhay ngayon. Mga Filipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may magpapasalamat ay ipakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Believe that you are going to receive. Let us pray. Mahal na Ama sa langit, salamat na hindi ka nagbago. Kahit na ang lahat sa paligid ko ay nagbabago at hindi mauhulaan. Salamat na matatag ka kahit na pakiramdam ko ay napaka hindi matatag. Salamat sa iyong mga salita. Isaiah chapter 33 verse 6, at magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan at karunungan at kaalaman. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Nararamdaman ko, hinahampas ako ng kaaway dahil ang demonyo ang may-ari ng diwa ng pagkakalungkot, depression at pagkabalisa, mangyaring alisin ang bawat sumpa na umaatake sa akin. Pritiktahan mo po ako, Panginoon, at payagan akong tumayo. Alisin ang bawat sumpa na ito. Every spirit of depression, every spirit of anxiety, worries, and fear, I command you to come out in the name of Jesus. Panginoong Diyos, katulad na iyong mga salita, Isaiah chapter 54 verse 17, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Dahil dito, nakikipagpunyagi ako sa physical, emotional, at spiritual. So, tulungan mo po akong makita kung mayroong isang bagay na physical na nagdulot ng aking pagkakalungkot. Kung nakakaranas ako ng pagkalungkot bilang isang resulta ng isang spiritual na labanan, mangyaring dalhin iyon sa ilaw at ipakita sa akin ang pinakamahusay na paraan upang labanan. At salamat sa sinasabi sa akin ng iyong salita na kahit ang iyong anak na si Jesus ay dumaan sa mahihirap na oras ng emosyonal. Dahil sa kanyang dugo na ibinuhos para sa amin sa krus, ang aking mga kasalanan ay pinatawad. Dahil sa pagkamatay ni Kristo sa krus, maaari akong magising tuwing umaga at mabuhay sa buhay na alam na kahit anong gawin ko, isipin, sabihin o pakiramdam, ito ay tinakpan ito ng krus. Dahil inalok mo ang iyong sariling pinamahal na anak, maaari akong magkaroon ng kapayapaan sa iyo. At nakaharap sa bawat araw na may sariwang pag-asa at biyaya.
Tulungan mo po ako, Panginoon, na akong mag-focus sa kung ano ang totoo at hindi ituon ang aking nararamdaman. Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Mapagmahal na Ama, mangyaring alisin ang diwa ng pagkalumbay at pagkabalisa ngayon mismo sa araw na ito. Hinihingi namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming manggagamot at tagapagligtas ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagiging matapat at mapagmahal na Ama. At sa ngayon, tinatanggap ko na ang aking paglunas sa araw na ito. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. I receive the healing in Jesus' mighty name. Praise God.